Purihin po natin ang Panginoon. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga sa lahat ng mga pamilya ng Lord's Temple sa Paisawan, doon po sa Bataan, sa Malabon at sa Bagong Baryo, no? Kamusta na po kaya yung mga kapatid natin na nasa Alberta, Canada, sa Michigan at saka sa Maryland, no? Gising na po ba kayo? Ngayon po ay araw na Linggo at araw na ito ng ating Panginoon, no? Dalangin ko na sana po ay nasa malusog kayong kalagayan at bago po tayo dumako sa ating paksa, no? Eh manalangin po muna tayo, no? Ama, samahan mo ang mga pamilya ng mga may sakit o mga namamatay. Habang nag-aalala sila at nalulungkot, lingapin mo sila sa karamdaman at kawalang pag-asa. Maunawaan nawa nila ang iyong kapayapaan. Lingapin mo ang mga doktor, nurses at mga mananaliksik at lahat ng mga medical professionals na tumutulong sa mga naapektuhan at nalagay ang sarili sa panganib. Malaman nawa nila ang iyong kapayapaan. Samahan mo, Ama, ang mga leader ng lahat ng mga bansa. Bigyan mo sila ng maliwanag na pananaw na magbigay ng tunay na pagmamalasakit sa kalagayan ng mga tao na kanilang pinaglilingkuran. Bigyan mo sila ng karunungan na maglaan ng matagalang solusyon na makakatulong sa paghahanda sa mga darating pang mga kalamidad sa hinaharap. Samahan mo kami habang nagtitiis at nagdadalamhati. Lumalapit kami sa iyo sa oras na itinakdang gawain upang muli kaming magkasamang magkakapatid sa Espiritu kahit na kami ay physical na magkakahiwalay. Alawin niyo po ang mga nagsisitangis, palakasin ang mga naulila at nawala ng pag-asa. Pangunahan mo kami sa aming lingguhang gawain sa buhay na pangalan ni Yesu Kristo na aming tagapagligtas na patuloy na naghahari sa aming buhay. Salamat po, Ama. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon na walang hanggan. Amen. Ito po ang pinaka-napapanahon na sermon. Kaya kailangan tayo magkaroon po ng kamalayan sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid. Hindi naman ito sermon tungkol sa buhay ngayong may pandemya, no? Sa halip, ito ay tungkol sa malalim na banta ng kasalanan sa buhay ng lahat ng mga tao. Maraming tatamaan, marami ang mamamatay mula sa kalamidad na hatid po ng sakit na ito. Hindi natin alam kung sino ang susunod na biktima at ang mga nahawa sa sakit na ito ay hindi agad makikita. Samantala, may pakikinabangan tayong kung iisipin natin ang dalawang bagay na ito. Well, una, hindi patatawarin ng COVID-19 ang kasalanan ng tao. Wala pa hong nadidiscovering gamot sa sakit na ito. Samantala, ang kasalanan ng hahantong sa kamatay ng tao ay may gamot na at dito, no, matatagpuan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Maaari pong magtagal ang pandemya at dahil dito kailangan pa tayong makinig ng maraming sermon. Sa isang banda naman, kailangan iayos natin ang ating pananampalatayang Kristiyano sa kasalukuyang panahon. Ikalawa, gagamitin po ni Satanas ang COVID-19 upang unti-unting manghina ang inyong pananampalataya. Dapat niyong pag-aralang mabuti yan at pag-isipan. Ito ang ultimong katotohanan na haharapin nating lahat. Ginulo po ng virus na ito ang bawat bansa sa mundo. Isang bantang hindi po nakikita at nagtatago sa bawat hinahawakan ng tao, no? Dahil sa sakit na ito, marami po ang naglahong paninda sa mga grocery stores. Gayun din ang mga trabaho. Hindi na po normal ang takbo ng buhay ng tao. Hanggang ngayon eh, walang masakyang pampubliko. Hindi maiwasan ang pag-aalala ng marami pagkaganito. Ito ang ginawang playground ni Satanas, ang sakit na ito. Isang tiyak na paraan kung paano niya wawasakin ang pananampalataya ng tao sa Diyos. Sa tagpong ito,
Papasok tayo. Tayo ang nakababatid ng katiyakan at kasiguruhan tungkol po sa kaligtasan. Ito yung magiging role natin. Hindi po nagbabago ang pangako ng Ebanghelyo at ito ay may kakayanang maghatid ng liwanag sa buhay po ng mga tao. Mahalaga siya. Katunayan, anuman ang nagaganap sa buhay natin ngayon, naging angkla natin ito sa bagyong dumating. Ang tinig ni Jesus ay higit na naririnig ngayon sa maraming dako. May isang bagay na hindi matitinag. May isang nagbigay ng pangako na mananatiling matibay. May isang bisahe na titindig saan man kumalat ang coronavirus na ito. Sa katunayan po, si Jesus na nakakilala ng sakit at kamatayan ay kasama natin maging sa panahong ito. Hindi po siya humihiwalay at hindi po siya nawawala. Hindi lang siya ang batong panulukan sa panahon ng bagyo. Mananatili siyang nakatayong matatag, anuman ang lakas ng darating na bagyo. Ngayon pong umaga, patuloy natin tatalakayin ang mga bagay na nararanasan ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Ito ay napapanahon sapagkat ang paksa natin ay kasalukuyang umiiral po sa mundong ginagalawan natin. Kaya ang pamgat ng ating paksa ay kapag umatake ang kalamidad. Sa mga nakalipas po na panahon, ang mundo ay nakaranas ng iba't ibang mga natural na kalamidad sa iba't ibang dako ng mundo. Halimbawa, yung pong tsunami sa Asia noong 2004, matindi po ang sinira nito at maraming buhay ang pinatay nito. Ang bagyong Katrina noong 2005, hanggang ngayon nakalubog pa sa tubig. Ang buhawi sa Myanmar noong 2008. Ang lindol sa Haiti noong 2010. At hindi lang po yan. Dumating rin ang mga pandemyang tulad ng tuberculosis. Alam ba ninyo na mas marami na mamatay na sa tuberculosis kaysa sa pandemyang virus na ito? Dumating din ang bulutong, ang malaria, yung Spanish flu, yung bubonic plague, at yung huli, yung AIDS, at ngayon naman isunundan ng coronavirus o COVID-19, na nagsimula po bilang isang epidemya sa Wuhan, China, na naging pandemya ng kumalat sa buong daigdig. Malaki na ang sinakop nitong pinsala. Kapag ang mga ganitong kalamidad ay umatake, madalas po no, nagkakaroon ng iba't ibang katanungan ang tao. Hindi natin maiali sa kanila ang magtanong. Una, bakit ito nangyari? Ang Diyos ba ang may gawa nito? Kung hindi, bakit niya hinayaang mangyari ito? Ikalawa, ano ang magagawa ko o magagawa mo sa gitna nito? May magagawa ba itong mabuti? Simula nang mangyari ang Super Typhoon Yolanda noong November 8, 2013, marami ang nagtanong ng gayon ding mga katanungan, mga kapatid. Samahan niyo ako at subukan nating magbigay ng mga kasagutan sa mga katanungan ito. Ang unang tanong po ay, Roma number 1, bakit ito nangyari? Ano ang dahilan at nangyari po ito? Puntahan natin ang number 1. Ginawa ba ito ng Diyos? Kung hindi, saan ito nagmula? Ang mga kalamidad na ito ay tinatawag na acts of God. Marahil, kaya tinawag na acts of God ito dahil ginamit ng Diyos ang gayong mga kalamidad sa nakaraang panahon. Halimbawa, mababasa natin sa Biblia yung pinakamalaking baha. Natatandaan niyo po ba yun? Yung Great Flood. No? Ito po ay mababasa sa aklat ng Genesis, kabanatang 6, mula 6 hanggang 7. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Alam niyo, ikinalungkot ng Diyos na nalikha pa niya ang tao.
at inilagay niya sa lupa. Nahapis po ang kanyang puso dahil sa labis na kasamaan ng tao. Pag binasa niyo yung Bible, makita niyo iginagala ng Diyos ang kanyang mata at nakita niya ang sangkalupaan. No? Nakita niya ang mga tao sobrang kasalanan. Pero ito ay isang indikasyon na hindi niya kinamumuhian ng tao at ang maliwanag na katibayan nito ay mayroon siyang layunin o mabuting layunin na hindi mababago. Ang banal na kalikasan ay hindi mapipigilan. Kaya po doon sa may verse 7, sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Yun po. Literal na lilinisin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng paghuhugas nito. No? Ang ideya ng pagwawasak sa isa sangnilikha ay sa pamamagitan po ng dilubyo o yung malaking baha. No? Ito ang mga taong nilikha niya sa balat ng lupa. Lahat ng tao, mga hayop, mga ibon at lahat ng mga bagay na gumagapang, no? Mamamatay po lahat yan. Tuloy natin ang basa sa Genesis chapter 6 mula po talatang 11 hanggang 13. Maliban kay Noe, masama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ng lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kay Noe na pagpasyahan ko nang lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Yun. So, kapansin-pansin rin na bago po mangyari yung baha ay kinausap ng Diyos si Noe. Bakit po? Sapagkat lahat ay lilipunin niya malibang kay Noe at sa sambahayan ito. Ganito ang sinabi ng Diyos sa verse 17. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Kita nyo, matindi po ang trahedyang ito. Walang buhay na matitira sa mundo malibang kay Noe, sa kanyang asawa, sa tatlong anak at sa tatlong manugang lamang. No? Sa isa namang pagkakataon, makikita natin na hindi tumitigil ang Diyos sa kanyang mga panukala. Habang nakikita niya na ang tao ay masama, kumikilos at gumagalaw ang Diyos. Katunayan, winasak ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Ito po ay mababasa naman natin sa Genesis chapter 18, doon po sa verse 20, ating pumbasahin. Kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorrah at napakalaki ng kanilang kasalanan. So dito mapapansin natin na bago pa dumating ang apoy at asupre na wawasak sa Sodoma at Gomorrah, kinausap ng Diyos si Abraham. Bakit po? Upang bigyan niya ng babala ang sambahayan nito. Ganon ang Diyos eh. Bago mangyari ang anuman, ipinababatid muna niya ito sa kanyang mga anak. At nang matapos po ito, basahin natin yung Genesis 19 mula po 24 hanggat 26 na talata. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomorrah. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Nakita niyo po yun? Ano pa? Ang kagutuman, ang tagtuyot, ang peste, yung salot, yung digmaan, yung lindol, ay ginawa rin ng Diyos laban sa bansang Israel. Meron tayong mga records at ito'y nakasulat lahat sa Biblia. Kung babasahin natin natutunghayan yung Lumang Tipan sa Aklat ng Amos, Kabanatang 4 mula 6 hanggang 12, ito po ang nilalaman. Ginutom ko kayo sa bawat lungsod. Walang tinapay na makakain sa bawat bayan. Gayon may hindi kayo nanumbalik sa akin. Hindi ko rin pinapatak ang ulan na kailangan ng inyong halaman. Nagpaulan ako sa isang lungsod, ngunit sa iba'y hindi. Dinilig ko ang isang bukirin, ngunit ang iba'y hinayaang matuyo. Kaya't taghanap ang mga tao mula sa dalawa o tatlong lungsod ng tubig
sa karatig lungsod, ngunit di rin napatid ang kanilang uhaw. Gayunman, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Sinira ko ang inyong pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin at amag. Kinain ng mga balang ang inyong mga halaman, pati ang mga puno ng ubas, igos at ulibo. Gayun may hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Pinadalhan ko kayo ng salot tulad ng aking ginawa sa Ehipto. Pinatay ko sa digmaan ang inyong kabinataan. Inago ko ang inyong mga kabayo. Bumaho ang inyong mga kampo dahil sa mga nabubulok na bangkay. Halos hindi kayo makahinga, subalit hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagbabagang kahoy na inago sa apoy, ngunit ayaw pa rin yung malumbalik sa akin, sabi ni Yahweh. Mga taga-Israel, gagawin ko ito sa inyo, kaya humanda kayong humarap sa inyong Diyos. Nakakatakot, di ho ba? May isang bagay na mapapansin nyo rito, ang daming ginawa ng Diyos para magising ang tao. Ayaw magising. Nagpapatuloy sila sa kanilang pagmamalaki. At sa halip na magpakumbaba sa Diyos at manumbalik sa Diyos, hindi po nila ginawa ito eh. Mapapansin mo yung mga pangyayari niyan, parang panahon din ngayon eh. Alam niyo? Ito ang naging kasalanan ng Israel sa makapangyarihan Diyos. Pagmamalaki. Nais ng Diyos na manumbalik sila. Manumbalik sa Kanya. Subalit, matigas ang ulo nila. Sobrang tigas. Nakakatakot. Lalo na sa mga itinalagang maglingkod sa Kanya, sa atin. May mga itinatalagang tagapaglingkod ang Diyos sa atin. Abay, kapag tayo tumalikod, mabigat na kasalanan po yan. Kailangan tayong mag-isip ng mabuti at mag-ingat, no? Pero, malaking pagkakamali naman para isisi natin ang lahat ng mga kalamidad sa kamay ng Diyos. Hindi kasi lahat ng kalamidad ay buhat sa Diyos. Ang katunayan, ang kalamidad po ay bahagi ng natural na proseso ng ebolusyon at ekolohiya ng isang planeta. Parang ganon. Umuulan, maaraw, may konting baha, may konting... Ganon po yun. Yung misang kasi yung pagbabaha, eh, abusado kasi yung mga tao. Tapon ng basura. Hindi po kagagawa ng Diyos yung baha eh. Kaya nagkakaroon ng baha, misa artificial po yun eh. No? So, kumisang po, pinapayagan po ng Diyos ang gayong mga kalamidad dahil sa kagagawa na rin ng tao. No? At halimbawa, yung pagmimina, malaki ang sinisira niya sa lupa. No? Yung walang habas na pagputol ng mga puno sa ating kabundukan. Nakita niyo po yun. No? Sinisira nito yung ekolohiya ng bansa, kaya maraming trahedya ang naranasan ng tao kagaya ng baha. No? Ganito naman ang obserbasyon ni Solomon, no, sa kanyang sa aklat ng Ecclesiastes mula kabanatang 9 talatang 11. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan, at di lahat ng marunong ay umayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinarat na ng malas. Nakita niyo po yun? No? Katunayan, ilan sa mga kalamidad na dumating sa mundong ito ay kagagawa ng tao. Halimbawa, yung Chernobyl, natandaan niyo po yun, no? Yung sa may Bhopal, sa India. Yung baha, yung mga tulay na nawawasak o bumagsak o yung sunog sa mga kagubatan. Yan po yung mga kagagawa ng tao. Di ba? Recklessness. Hindi nag-iisip kung ano ang dapat na ingatan. No? May mga kahirapan din na madalas ay dumarating sa mga taong walang malay. Dumarating po yan, mga walang malay. Yung hindi mo akalain, no? Katulad po ni Job. Kung nabasa niyo yung aklat ng Job, no? Walang may gusto kahit na sino sa nangyari sa kanya. Di ba? Sa tagpong ito,
babalikan natin yung Biblia, kausap ng Diyos si Satanas. Basahin natin mula sa aklat ng Job, kabanatang una mula 8-22. No? Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas. Sasambayin pa kaya kayo ni Job kung wala siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan niyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanyang panganay na kapatid na lalaki. Walang anunay dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita na may dumating na namang isa. Sinabi naman ito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito halos tapos magsalita na may isa na namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng mga kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Tumayo si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring to, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa kanya. Napakasakit po na nangyari kay Job, nakita niyo? Siguro, sino man taong nasa balat ng lupa na nabubuhay hanggang ngayon, hindi pa po nakaranas ng pangyayaring ito. Napakasakit po. Pero nakita natin, hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi siya katulad ng ibang tao na pagka may nangyari sa kanyang trahedya sa buhay niya, eh, titingin pa sa langit yan at titingin ng malalim at sisisihin pa ang Diyos. No? Pero nakita natin, si Job wala namang kasalanan dito eh. Di ba? No? Sinabi ng Diyos na mabuting tao siya. Sumasamba siya sa Diyos at umiiwas po siya sa mga masasabang gawain. Ganong kabuting tao si Job, pero dinatnan siya ng matinding trahedyang ito. Kawawa naman, ano? Ganyan rin ang sinapit ni Apostol Pablo. Tulad ni Job, wala rin siyang ginawang kasalanan. No? Labis-labis ang kanyang paghihirap. At ganito ang nilalaman ng kanyang liham sa mga taga-Korinto. Nandito po, babasahin ko sa 2 Korinto, kabanatang 11, talatang 23-27. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo. Hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na
mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin ngunit wala man lamang maibalabal. Nakita natin yon. Sobrang paghihirap po ito, no? Kaya huwag nating ulitin ang mga pagkakamali ng mga kaibigan ni Job, no? Katunayan na galit ang Diyos sa kanila kasi ipinalalagay nila na yung dahilan ng mga pagdurusang nangyari kay Job ay dahil may kasalanan siya. Wala pong kasalanan si Job. Sinabi ng Biblia na mabuti siyang tao, no? Basahin natin po yung Job 42, talatang 7. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawang kaibigan, sapagkat hindi niyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Nakita niyo po? Kaya nga, kapag walang banal na kapahayagan, alam niyo, walang paraan para malaman natin kung ang mga nangyayari ay gawa ng Diyos o hindi. No? Ikalawa, punta tayo sa number 2, bakit pinayagan ito ng Diyos? Kung hindi ito ginawa ng Diyos, bakit niya pinayagang mangyari? Marahil ganyan din ang tatanong ninyo, no? Ito ay may kinalaman sa pangkalahatang problema ng kasalanan. Dahilan kung bakit pinapayagan ng Diyos ang mga ito. Itong mga nangyayaring ito. Kasi, alam nyo, pinanatili kasi nito ang mundo na maging kaakit-akit sa mata ng mga makasalanan. Nai-enjoy nila eh. Nakita nyo yun? Halimbawa, ang mga mapapanood natin sa TV, ano, puro kalaswaan. Di ho ba? Puro kalaswaan. Patayan, pamilyang nawasak, walang mapapakinabagang moral. Wala. Mga kwento ng maghati tayo sa magdamag. No, mga drama. Ito po yung mga walang kabuluhan. Mga pelikulang puro patapon. Alam niyo yun? Maging ang social media ay naghahati din ng mga bagay na hindi mabuti para sa mga kabataan. Maraming kabataan ang napapahamak dahil dito. Nakita niyo po yun. So, bakit ayaw ng Diyos na maging komportable tayo sa mundo rito? Bakit ayaw niya na lang tayong pabayaan na mag-enjoy tayo, gawin natin kung anong gusto natin gawin? Ayaw nga ng Diyos yun eh, dahil mali yun eh. Ayaw niya nang nabubuhay tayo sa kasalanan. Ayaw niya. Unang-una, pansamantala lamang tayo nilagay ng Diyos dito sa mundo, no? Kaya hinihikayat tayo ng Diyos na hanapin natin ang mga bagay na mabuti. Bakit po? Bakit yung mga mabubuting bagay ang kailangan hanapin natin? Basahin natin yung aklat ng Hebreo, kabanatang 13, talatang 14. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinanap natin ay ang bayang darating. Yun po yun. Nakita niyo, hindi tayo taga rito. Tayo ay mga manlalakbay lamang sa mundo. No, dito tayo nililinis ng Diyos bago tayo iakit sa langit. Isipin mo kung ang mga karumalduman lang gawain natin sa mundong ito, eh, dalimpa sa langit, di ba? Yung mga kalaswaan, yung pong mga, di ba? Kaya yung television yan talagang masama sa tao eh. Maski mga balita, hindi totoo. Puro imbento, puro mga kasinungalingan. Nakita nyo? No? So, itong nangyayari to, ito ang maghahatid ng mabuti sa tao. No? Magiging mapagtiis ka, mapagpasensya, bukas palad, matyaga, matulungin sa ibang tao. Gaya ng mga nakaraang paksa natin. Nabanggit ko po yung aklat ng Roma, di ba? Sa chapter 5 mula sa talatang 3 hanggang 4, basahin ko po. Hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito yung nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Yun, nakita niyo po yun. Nagbubunga ng pag-asa. Kung wala ang mga elemento ng kahirapan, walang pagtitiyaga, kung walang pagtitiyaga, hindi tayo magiging matatag. At yung katatagan ang nagbubunga ng pag-asa para sa atin. Ganito naman po sinabi ni Santiago
sa kabanatang una, 2-3. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat tayong magpakatatag hanggang wakas upang kung kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. No? Nakita natin, no? Dapat tayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Lahat po tayo ay hinihikayat ng mga talatang ito, no? Na pakaisipin natin ang aral ng Diyos upang lalo tayong maging ganap at walang pagkukulang. Yun po ang layunin ng Diyos, eh, no? Alalahanin natin na ang mga walang malay at mga matuwid ay namamatay rin. Ha? Huwag natin kalimutan. Ngunit, tandaan natin na ang kamatayan ng mga matuwid ay mahalaga po sa mata ng Diyos. No? Taong matuwid ka, ang kamatayan mo, mahalaga sa Diyos yan. Basahin natin ang sinasabi ng aklat ng mga awit, 116, talatang 15. No, ha? Tunay ngang itong si Yahweh, malasakit ay malaki. Kung isang taong tapat, kamatayan ay masabat. No? Marami pang mga talata sa Biblia ang mababasa natin sa kaugnay na talatang ito. Ang Diyos talagang iniingatan niya, eh. Lalo na yung mga mabubuting tao na magandang pakikitungo sa kapwa, matulungin, no? Yan ay pagka mga namatayan, eh, talagang mahalaga sila sa mata ng Diyos. Ang kamatayan ng mga matuwid ang mag-aalis sa kanila sa kahirapan at kasamaan. Sa sobrang tindi ng kahirapan, sa sobrang pagod na kinuha na sila ng Diyos upang bigyan sila ng kapahingahan at sa gayon ay maligtas sa kapahamakan. Ganun po ang Panginoon. No? May mga tao nga minsan na sobrang hirap na sinasabi na, Lord, kunin mo na ako. Pag sinabi niya, dapat seryoso ka. Baka ba may sabihin mo, Lord, joke lang, nagbibiro lang ako. No? Eh, hindi hinihingi yan. Ang Diyos kasi nagtakdada ng araw. Huwag mo nang hingi sa Diyos na mamatay ka. No? Dapat tayo ay nagsisikap na mabuhay upang makasunod tayo sa kalooban ng Diyos, no? So, basahin naman natin ang sinasabi ni Isaias sa 57 mula unang ang 2 talata. Ang sabi niya, ang taong matuwid kapag namatay, walang nakakaunawa at walang nakikialam. Ngunit siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. Ayun, nakita niyo na. Para hindi ka na masyadong mahirapan sa buhay na ito, kinukuha ka na ni Lord. Kinukuha ka na ng Diyos para ikaw ay maligtas na sa kapahamakan. Ganun po yun. Ayaw ng Diyos na pahihirapan ka sobra, no? Katunayan, ganyan ang ginawa ng Diyos kila Noe tsaka kay Abraham, no? At ilan lamang sila sa mga iniligtas ng Diyos sa kasaysayan ng Biblia. Sabi sa verse 2, mapayapa ang buhay ng taong lumalakad sa katwiran kahit siya'y mamatay. Nakita niyo? Yan ang natatanda ko ng mga nakaraang linggo, eh. Ating pumpaksa yung kapayapaan, no? Mapayapa ang buhay ng taong lumalakad sa katwiran kahit siya'y mamatay. Yung kamatayan kasi ng mga matuwid ay tunay na isang pagpapala sa kanila, no? Ganyan din naman ang sinasabi sa Aklat ng Pahayag sa 14, talatang 13, no, ha? At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. Nakita niyo? Hindi alam ng mga tao ito, eh. Kaya reklamo na reklamo, eh. Wala silang malay, no? Lahat po ito ay naisulat na. Lahat po ito ay naitalaga na. Yan pong mundong ito ay tapos na po yan, eh. Andito lang tayo, ginagampanan lang lamang natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Pero ang katotohanan yan, tapos na po. Halimbawa,
masisisatanas na supil din. Tapos na po yun. Kaya lang yung panahon yun, hindi pa nga dumarating. Pero sa kasaysayan, tapos na siya. Hindi na niyo ba yun? Tayo, mamamatay tayo. Alam natin mamamatay tayo, pero hindi natin alam kung kailan. Pero tapos na yun. Naka-schedule ka na. Nakita niyo po yun? Eh, maging yung mga batang walang malay ay ligtas din sa sakit at kalungkutan. Alam ba ninyo yun? No? Kung ginawa man ito ng Diyos, no? Magiging mabuti ang resulta nito sapagkat siya ay Diyos. Perfect eh. Di ba? So, marami tayong bagay na dapat na matutunan at maunawaan. No? Kayo mga kapatid na nanonood, no? Kayong nasa mga malalayong lugar, binabati ko nga pala yung kapatid natin sa Bicol, sina Brother Alfred, no? Sina Brother Mark, no? Mga naipit po sa lockdown. No? Hanggang hindi pa nakaka-uwi, no? Di ba, may awa ang Diyos at baka sa lalo madaling panahon ay makauwi na rin kayo, no? Bagay sa Maynila, hindi pa rin naman lumuluwag sa atin sa Metro Manila, no? Ngayon naman ay pupunta tayo sa susunod na katanungan na madalas ay may mga taong tumutugon sa kalamidad at mga kahirapan. No? Puntahan natin ang ikalawang bahagi. No? Roman number 2, ano ang magagawa natin? Number 1, dahil mayroong pagkakataon. No? Dahil meron tayong pagkakataon, kailangan gumawa tayo ng mabuti sa panahong ito. Panahong ito. No? Andito yung sakit eh. Anong gagawin natin? Mag-isip tayo ng paraan na makagawa tayo ng mabuti. No? Sabi po sa Galacia 6:10, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ayun. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. No? Kung ano ang magagawa nating mabuti ay siyempre nakadepende yan sa kung ano ang kaya nating gawin. Doon lamang tayo iikot. No? Ano ang ating kakayanan? Ang ating mapagkukunan ng mga resources nito, yung mga pangangailangan. Tayo ba ay malapit o malayo sa mga kinalalagyan ng mga taong nangangailangan? Nasa COVID tayo. Ang daming taong mga hindi na maipahayag kung hindi na maintindihan kung anong takbo ng buhay nila ngayon. No? Puro abnormal na po eh. Kung ang may mga pangangailangan ay malapit, maaari tayong makatulong ng diretso sa kanila. No? May kakayanan tayong tumulong tulad ng tulong na medical halimbawa. Kung meron tayong kakayanan, may mapagkukunan ba tayo ng gamot, ng pagkain, kasuotan o yung pansamantalang matutuluyan. Marami tayong pwedeng maitulong. No? Kung malayo ang mga may pangangailangan, maaari pa rin tayong tumulong sa kanila indirectly. Diba ba? Suporta natin yung mga may kakayanan na nagnanais na tumulong. Halimbawa, yung mga frontliners. Marami po sa kanila ang nagsasakripisyo ng kanilang buhay. Talagang, sabi ko nga, kahit sa gitna ng mga malaking problema, may mga tao pa rin na may mga mabubuting loob, no? Suportahan din natin yung mga mapagkawang mga organisasyon. Yung katulad ng mga NGOs, no? Kung meron tayong kakayanan, tulungan sila. Hindi tayo pwede magpapresko lang sa bahay. Sa mga nagbibigay naman ng tulong, ang pagbibigay ng cash ay mas mabuting option. No? Kasi kung cash ang binigay mo, minsan kung puro bigas ang binigay, wala namang ulam. No? Di ho ba? O tiga, binigyan naman ng puro sardinas, wala namang bigas. Di ba? Mas maganda bigyan mo ng cash para mabili nila kung anong gusto nilang bilhin. No? So muli, anuman ang gagawin natin ay nakadepende sa ating kakayanan at sa anumang pagkakataon. Number 2, gumawa ng mabuti sa lahat. Kung meron tayong pagkakataon, gawin natin yung mabuti sa lahat ng tao. Huwag nating ipikit ang mata natin.
Tingnan natin. May mga kapitbahay tayo na baka hindi na nakakain. O kaya naman ay may sakit. Di ho ba? Katulad ng mabuting Samaritano, bayaan yung basahin ko po ito. No? Meron mo tayong magandang aral na mapupulot sa aklat na to. Dito po sa Lucas 10, mula 30 hanggang 37. Basahin ko na po. Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati ang damit sa kanyang katawan. Binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinila ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 20 pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik." At nagtanong si Jesus, "Sa palagi mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulog sa kanya, tugon ng abogado." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Sige, ganun din ang iyong gawin." Ganun din, yun ang dapat natin gawin. Kung meron tayong nakitang may problema, di ba, baka naman meron tayong maitutulong kahit papano. Kahit na malit lang, no? Katunayan, kahit sa gitna ng pandemyang ito, kung gusto natin tumulong, makakatulong tayo, no? May mga taong nangangailangan ng tulong sa paligid natin, no? Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa ating lahat na makagawa tayo ng mabuti. Hindi ba? Katunayan, ang mga nakaraang araw ay naging pagpapala sa akin. Kasi nabigyan ako ng pagkakataon na makatulong sa mga kapatid at sa ibang tao. Ito lamang kasi ang ilan sa maaari kong gawin. Hindi ako pwedeng lumabas dahil madali daw kaming kapitan ng sakit, sabi nila, mga senior daw eh. No? So gagawa ka ng paraan kung paano mo maibibigay ang kaunting tulong. Ganon din ang ginawa ng ibang mga kapatid. Nalaman ko na tumulong sila, nakapagpaabot ng kahit kaunting tulong sa mga kapatid. Alam niyo, kahit na ganito tayo, kahit na pandemic pa ito, ano pa man to, no? Pwede tayong tumulong kung gusto natin. Magandang pagkakataon to para sa atin, no? Ang araw na ibinigay ng Panginoon at ng mga apostol, eh, kailangan natin pag-aralan mabuti at sundin. Hindi lamang basta binabasa. Manatili tayo sa mga katuruan, may kalamidad man o wala. Katunayan, sabi po sa aklat ng ikalawang Juan, kabanatang una, talatang siyam, ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaradag pa nito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sinumang nanatili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Yun po yun. Huwag tayong mag-atubiling, tulungan yung kahit na hindi Kristiyano. No? Lahat ng tao. Kung sino yung malapit sa atin, no? Kung sino yung abot natin, yun, gamitin natin yun. Itong mga ayudang dumarating, minsan nga sobra-sobra. Yung mga hindi naman natin nakakain na, pamigay na natin. Bawasan na natin yan kaysa mamaya mabukbuk pa yung kanin o yung bigas. Di ba? Mamaya magkaroon pa ng amag yun. Mas maganda na ibigay mo na lang yun. Bawa, hindi ka naman malakas kumain ng kanin. Di ba? Maganda yun na kahit pa paano, no, yung nabubuksan natin ang ating kamay sa mga pangangailangan ng ibang tao. No? Number 3, lalo na sa sambahayan ng mga mananampalataya. Binigyan po ito ng emphasis eh. Lalo na sa mga sambahayan ng mga mananampalataya. Kapatid natin sa Panginoon. Kadugo kay Kristo. Sila yung mga kapatid natin. Sila yung mga dating mga makasalanan na katulad din natin. Sila yung mga taong pinatawad lamang ng Diyos, kagaya natin. No?
Kung may pagkakataon, tulungan natin sila. Dahil mga kapatid natin sila sa Panginoon, no? Sabi rito sa Galacia 6:10, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ayun, nilinaw pong mabuti, no? Mga kapatid sa pananampalataya. Katulad ng mga ginawa ng mga Kristiyanong hintil, no? Sa kanilang mga Hudyong kapatid kay Kristo. Ito po yung na-record din sa Aklat ng Roma. Dito po sa Kabanatan 15, talatang 25 hanggang 26. Basahin po natin. Ngunit sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Akaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Sa isang aklat naman, sa 2 Korinto, Kabanatang 8, 1 hanggang 4, ganito rin. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila na matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Nakita niyo yun? Bukas palad na pagbibigay ang ginawa nila. Nakaranas sila ng labis na paghihikahos. Mahihirap po talaga, pero masayang-masaya pa rin sila at bukas palad, no, sa pagbibigay. Yan po yung mga Kristiyano talaga, no? Verse 3. Sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Higit pa ang wika. Meron mo yun, no? Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Ito po yung meron mga taong meron mga dedikasyon, no? Hindi inaalala yung kanilang sarili, no? Hindi yung mga taong ligtas katawan, hindi po ganun. Sabi po, tuloy natin sa verse 3, alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. Eh, malayo po ito. Pero isipin po ninyo, sa gitna ng kahirapan, nagtipon-tipon sila at nagambagan. At grabe, grabe po ito, no? At ang nagdala pa ng mga ambag nito ay si Apostol Pablo pa, isipin ninyo. Huh? Ang mga churches ay maaaring magpadala ng tulong sa mga tao. Tayo sa panahong ito, pwede natin gawin yan. Ang sarap eh. Ano ang nararamdaman mo pag nagbibigay ka sa kapwa mo? Naalala ko yung pulis na nabalita sa GMA 7. Yung pulis na ito sa may naharang na isang nagdi-deliver, no? May konting problema, hinuli siya. Eh, nakiusap naman yung driver ng motor. At nakiusap, magandang pakiusap. Di, yung pulis naman, mabuti rin naman ang kalooban ng pulis, no? Nalaman ng pulis na estudyante pala to, working student itong batang ito. Naawa yung pulis. Aba, eh, bigla pong ano, nag-viral eh. Meron namang isang lalaki o isang tao na magandang loob. Nagpadala ng pera, 100,000. Pinadala rin sa hepe niya at ipinatawag itong pulis na ito. Laking gulat ng pulis eh. Hindi naman niya akalain tatanggap siya ng 100,000 eh. Dahil naawa lang siya rin sa may driver ng motor na huhuli niya sana, nakiusap, at nalamang estudyante, binigyan niya ng $100. Maganda ang kanyang puso, no? Tamo, nakabilad sa init, pwede siyang magkasakit ng coronavirus, pwede siyang mahawa, nagtatrabaho siya, pulis siya, nagtatrabaho siya roon, nagtsatsaga siya sa init ng araw, tapos nagawa pa niyang tumulong doon sa batang taga-deliver na estudyante. O edi, nakita niyo, gumawa siya ng mabuti, eh dito pa lang sa lupa, binigyan na rin siya kagad ng gantimpala eh. Pwera pa yung gantimpala sa langit. Dahil yung gantimpala sa lupa, hindi naman niya hiningi yun eh. Nakita niyo po yun.
100,000 ang inabot sa kanya yung sobre, binuksan niya. Naluha yung pulis eh, naiyak. Eh, yung tamang-tama naman pala, may pangangailangan din yung pulis kasi may pamilya rin eh. Napakagandang kasaysayan ng, parang kwento lang eh. Pero totoong nangyari, no? Ito po yun. Kailangan matutunan natin yung mga bagay na kahit sa gitna ng pandemya, walang exception. Buksan mo yung puso mo. Lalabas yan. Lalabas yan. Ang sarap eh. Pag nakakatulong ka, tunta ako. Malilit na bagay lang yung pinamimigay mo, pero alam nyo yun. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 16 mula po, verse 1 hanggang 4. Tungkol naman sa tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem, gawin ninyo iyon ayon sa sinabi ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin yon upang huwag nang manghingi pa ng tulong pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. Nakita niyo po yun. Yun ang paalala ni Pablo sa kanila. No? Magtipong kayo ng konti. No? Bawat isa sa inyo, maglaan ng bahagi ng kanyang kinita. No? Nakita niyo yun. Yung iba naman sinasabi, wala nang kinita ngayon eh. Pandemya na nga eh. Paano ka magbibigay? Alam mo, pagka gusto mong magbibigay kahit ano, kahit ano. Kung meron kang vitamin sa bote, bigyan mo ng vitamin sa kapitbahay mo. Ano ba naman yun? Di ba? Malit na bagay lang po yan, pero hindi natin alam kung paano ibabalik ng Diyos yung kasunod. Di ba? Kaya yung bawat isa sa atin, bawat individual ay pwedeng gumawa ng iba't ibang paraan. Alam ba niyo? Kung alam natin na may Kristiyano na nangangailangan o hindi Kristiyano, kahit hindi Kristiyano, huwag tayong mag-alinlangan tumulong. Tulungan natin sila. Dito na, kasi pag wala ng pandemya, wala nang dating yung tulong mo. Etong panahon na ito, kailangan ng tulong. Dito kailangan. Intindihan niyo? Kung wala na pong pandemya, eh ano pa? Wala na, lahat naman tayo nakakagalaw na eh. Pero ngayon, halimbawa, may mga matatanda, yung mga senior na alam mo na hindi naman nakakalabas ng bahay. Hindi na nga rin sila pwede lumabas ng bahay dahil bawal eh. O, di ba pwede ka magpahatid ng tulong? Pagkain kaya, bigas kaya, sardinas kaya, ano man to? Di ba? Magkano ba isang kilo ng manok? Magkano ba isang kilo ng baboy? Di ba? Makatikim naman sila ng ano, di ba? Magpadala ka lang kahit 20 dosena ng itlog. Di ba? Kung may tosino, tosino. Kung ano, buksan mo ang puso mo. Huwag mong sarili yung sarili lamang. Huwag yun. Ito kasi, ito magandang pagkakataon to. Itong binigyan ng Diyos sa atin. Eh. Meron tayong window to help. No? Kay kapatid, kay hindi. Punta tayo sa number 4. Sa wakas, kailangan tayong manalangin. Yan. Tungkulin natin bilang mga Kristiyano na ipanalangin ang lahat ng tao. No? Lahat. Lahat. Sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang liham kay Timoteo, sa unang Timoteo, kabanatang 2, mula 1 hanggang 2. Una sa lahat, ipinapakiusap pong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal. Yun, ganun po yun. Prayer na po ito. Ito naman prayer. Ito po'y tulong din, pero prayer. Kailangan natin ipanalangin ang bayan natin. Yung bayang Pilipinas. No? Pati na ang mga namumuno. Ang ating Pangulo. No? At sundin ang mga direktiba ng ating pamahalaan. Huwag na tayong pabigat, huwag tayong pasaway. Sumunod tayo. Pag sinabing walang lalabas. No? Pag sinabing lumabas na, eh hindi porke sinabing lumabas na, hala, labas na lahat at nag-ipon na sa mall. Balik tayo sa COVID niyan. May konting disiplina. Kahit na pwede kang lumabas, wala kang mang gagawin sa mall eh. Di ba? Magpapalamig ka lang doon. Para ka nananala ng sakit. Di ba? So ipanalangin natin ang ating bayan, ipanalangin natin ang lalo ang Pangulo. Pagod na pagod ang ating Pangulo. No, kaya intindi.
Kaya kailangan talaga nating ipanalangin siya, no? Ipanalangin rin natin yung mga nagbibigay ng tulong. Ang gobyerno, ang mga mayor natin, local, yung mga NGOs natin, yung mga individual na nagpaparating ng tulong. Itong mga ginagamit ng ano ng pamahalaan. Dito sa atin, kami dito sa may bagong baryo, nagpapadala yung aming mayor, si Mayor Malapitan. Hindi kami nanghihingi. Pinapadala niya. Dinideliver pa po sa bahay. Isipin niyo. Tambira. Yung iba, naghahanap, lumalabas sa kalsada, naghahanap na makakain. Pumipila sa kahit saan. Samantalang kami rito sa Caloocan, wala pa eh. Talagang ano, salamat, binigyan kami ng mga leader na maayos. Masi yung barangay captain namin dito, magaling. Sila po yung nagtatrabaho talaga, kitang-kita mo. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Lagi ko silang pinapanalangin eh. Pinagpipray ko sila. At alalahanin nyo na ang mga panalangin ng matuwid ay makagagawa ng higit na mabuti. No? Sabi po ni Santiago sa Kabanatang 5, talatang 16, ikalawang bahagi, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Itong panahong ito, mga kapatid, ay sabihin na lang natin na parang, ano ba to? Kalooban ba ito ng Diyos? Kalooban o hindi, mga kapatid, merong dapat na gawin tayo. Dapat meron tayong ginagawa. No? Linggo na naman ngayon. Pagkatapos ninyong makinig ng mensahe, anong gagawin ninyo? Di ho ba? Kaya, siguro mag-isip tayo ng mga magagawa nating mabuti. Yun ang gawin natin. No? Ang kalamidad na hatid ng pandemya ay siyempre nakakikilabot. Ngunit may pagkakataon na mabuti ito para sa mundo. Mabuti ito para sa atin. Katulad ng ang mga masasama at makasalanan ay maaaring lumapit sa Diyos dahil nahihirapan silang labis na. Ang mga taong mabuti naman ay maaaring lalo pang lumapit sa Panginoon para magpasalamat. Ang mga tao ay maaaring maging mapagkaawang gawa sa mga panahong ganito. Yung kaaway mo, maaaring mo maging kaibigan sa panahong ito. Diba? Itong lahat na ito, nakitinignan ko parang isang magandang pagkakataong binigyan ng Diyos sa atin para magamit natin. Hindi ito basta aksidente lang. Mag-isip tayo. No? Kung may pananampalataya sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao, maaari nating gawin ang pinakamainam sa anumang kalagayan. Every day is an opportunity. Ngayong may pandemya, patatagin natin ang bonding natin sa loob ng pamilya. Napabalitaan ko, marami sa inyo nagmo-morning devotion, may mga prayer meeting kayo sa family, that's good. Pero hindi lamang yun, mag-bonding din kayo. No? Yung pag-usapan ninyo ang church, pag-usapan ninyo mga kapatid, no? Pag kayo kakain ay sama-sama, no? Yung gawain sa bahay, tulong-tulong, sama-sama. Ganyan ang bonding. No? Ang bawat komunidad magtulungan. Huwag tayong magkanya-kanya. Sabi ko nga sa inyo kanina, ito yung pagkakataon natin. Ito yung pinaka-window of opportunity. Alright? So, ano papahalagahan ito kung ano ang pinakamahalaga sa buhay? Anong tingin mo? Ano ang mahalaga sa iyo? Kaya sa panahon ng kalamidad, magtiwala tayo sa Diyos at huwag magreklamo at mag-abot ng tulong sa kapwa kung may tutulong tayo. No? Siguro mga 2 linggo pa mula ngayon, mga kapatid, baka tayo magbalik na sa normal na gawain natin sa church. Pero, siyempre, meron pa rin tayong social distancing. Meron na ako natanggap na mula sa PCEC, nakipagpulong sila sa IATF, no? At nagkaroon po ng guideline. Siguro, ang maaaring gawin natin ay magkakaroon tayo ng 2 service. Isa sa umaga, isa sa hapon. Ganun ang gagawin natin. At may distansya tayong 1 metro bawat isa.
Siyempre, bago tayo magsimula, ayusin natin ang church, lilinisin, pagkatapos lilinisin. Ang walang face mask, walang service. Lahat tayo ay may face mask. Susunod tayo sa patakaran ng IATF or Interagency Task Force. No? Kaya mainip. Mga 2 weeks from now ay baka tayo ay makapagsimula na ng ating gawain. By the way, bawal ang batang 12 edad pababa. Ang mga senior naman na may mga history, bawal din. No? Merong mga kapansanan, panloob. No? So, ganun ang gagawin natin. Schedule natin, may pang-umaga, may pang-hapon. Tuloy ang gawain natin. No? At yung social distancing ay talagang kailangan sundin natin. No? Dahil magandang pagkakataon ito, binigyan tayo ng pagkakataong magampanan natin yung ating mga tungkulin at gawain sa Panginoon. Kaya ipagpatuloy natin pag-pray ito at hindi na ho magluluwat at tayo magkakasama-sama na. Di ho ba? Purihin natin ang Panginoon. Sana po dumating ng araw na yon. Sa oras na ito, tayo po ay manalangin. No? Let us pray. Jesus, naglakbay ka sa mga bayan at mga nayon. Pinagagaling mo ang bawat may sakit at karamdaman. Sa iyong utos, gumagaling ang may sakit. Tulungan mo kami ngayon sa gitna ng mapaminsalang pagkalat ng coronavirus upang maranasan namin ang iyong panglunas na pag-ibig. Pagalingin mo iyong mga may sakit. Manumbalik nawa ang kanilang lakas at kalusugan sa pamamagitan ng medical na pangangalaga. Alisin mo ang takot na siyang pumipigil sa mga bansa na magsama-sama at magtulungan sa isa't isa. Pagalingin mo kami sa aming pagmamataas upang kami makaiwas sa sakit na hindi nakakilala ng hangganan. Jesus, manggagamot sa lahat. Samahan mo kami sa panahon ng walang katiyakan at kalungkutan. Samahan mo iyong mga namatay sa sakit. Sana'y may kapahingahan sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Ito po ang aming dalangin. Sa iyong pangalan. Amen. Tanggapin po natin ang bendisyon. Sana'y sumagana ang pag-ibig ng Diyos bawat araw sa ating lahat. Huwag nating kalilimutan na mayroong isang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man. At ang masaganang biyaya ng Diyos ay sumayin yung lahat at ang lahat ng pinagpala ay magsabi na Amen. Purihin natin ang Diyos at huwag niyong kalimutang magbati ang magkapatid.